Makakapanayam natin si Director Claudio Yucot ng OCD Region 5. Director Yucot, magandang hapon po sa inyo. Yes, GK, magandang hapon at sa lahat ng nanonood. Apo, ang pahayag po ng PAGASA ay dahil sa epekto ng amihan, lalong magpapaulan yung bagyo. At kumusta na po ang sitwasyon dyan sa inyo? Mamaulan na ho ba? Sa ngayon po, ang limang probinsya ng Region 5 or Bicol Region ay nasa signal number 1. Ito po ay ang mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, sa Masbate. So, ang hindi lang po apektado ay ang probinsya ng Camarines Norte. Sa ngayon po, ang nasabi pong mga probinsya ay cloudy, except for Masbate na mayroon ng light rain. Apo, at kumusta ho ang preparasyon na ginagawa ng mga probinsyang ito kung namomonitor po nyo bilang happy po ng OCD? Yes, as of 12 noon ng 12 December ay nag-declare na po ang buong region ng blue alert status at nag-issue na po tayo ng advisory sa lahat ng provincial DRRMCs at sa noong 13 po ay nagkaroon tayo ng pre-disaster risk assessment at nagpatuloy din po tayo nagbigay ng advisory at kanina po mayroon tayong updates at nakuha po natin yung mga consolidated reports as of ngayon po 5 PM. Ito po yung mga latest. Yung probinsya po ng Albay, Masbate, Catanduanes, Sorsogon at Camarines Sur ay nag-cancel na po lahat ng trips at sea. Ito po ay as of 13 December due to the Orduha. At kasalukuyan po sa oras na po na ito ay meron pong 3 kilometrong queue ng mga vehicle sa Matnog Port. As of 5 po din po ngayong hapon, meron tayong 3,185 persons na stranded dyan sa Matnog Port. Meron pong 462 rolling cargo, kasama po ang buses dito. Meron pong 14 vessels at saka 7 fishing boats na nag-stranded din. Meron 21 motor bangkas at 2 vessel na nag-take shelter sa port ng Birak. Hindi po natin alam kung saan galing ito, basta nag-take shelter ito sa Birak. Meron pong 13 ports sa 5 probinsya ng Bicol na merong mga strandies kasama doon sa 3,185. Aha. At doon po sa risk assessment na ginawa po ninyo, meron ho bang particular na lugar na kumbagay talagang minomonitor nyo ng gusto at maaari po maapektuhan itong bagyong Orduha? Yes, according to the MGB, yun pong yung landslide at saka flooding ay possibly, ang landslide po possibly po sa Sorsogon kasi ito po yung tumbok ng Orduha. Around kasi may itong bulusan, mayroon po mga debris na nakadeposit sa kanyang nakapalibot sa kanya at yung po mga bayan ng Matnog, Irusen, Gubat, Kuban at saka Magallanes ay mayroon pong banta ng landslide. So ito po yung minomonitor natin at ito pong munisipyo ng Ginubata ng Albay, ganun din po mayroong nakadeposit na debris dito sa Mount Mayon at ito po yung binabantayan natin na baka bumaba dahil sa malakas na ulan kasi we expect strong or malakas na volume ng ulan at baka ito ay bumaba at magkaroon tayo ng landslide. Apo, at bilang panghuli, ano po ang paalala niyo sa mga kababayan natin na dyan po sa inyong nasasakupan? Ay, yun nga, ang ano natin na kahapon pa tayo nag-umpisa ng advisory, yung eastern seaboard ng probinsya ng, o dito sa Kabikulan, ay
huwag hindi natin pinahintulutan yung mga mangisda na pumalaot. Iyan po yung ating panawagan sa mga barangay officials at saka sa PNP at saka sa Coast Guard mula pa kahapon. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon, si Director Claudio Yucot, ang OCD ng Region 5. Maraming pong salamat. Maraming po salamat.